So ito na yung bahagi na hindi ninyo napanood sa telebisyon. Okay? Kaya nga extra. Eh kasi extraordinaryo naman talaga ang buhay ng isang Carla Estrada. Hindi pwedeng hindi makukwento. Dahil hindi naman sumingaw galing sa kung saang bulkan. Si Daniel. Sumingaw talaga galing bulkan eh. Hindi ba? Uh-uh. Okay, so was your mom a single mom? Single mom siya. Yes, yes. She was a single mom. She was a single mom. Oo. Parang sumunod ka sa yapak niya, feeling mo? It was actually an issue for me that I said before na, ano ba, am I a repetition of my mother? But pwede mo namang maiwasan, pero totoo talaga na kung ano ang nakikita sa buhay sa pamilya, meron talagang chance na yun din ang maging kalsada mo. Naniniwala ako dyan. Kasi pareho din kami ng nanay ko. Yun din ang magiging kalsada mo. Okay. Kasi hindi na ipaliwanag or kung naipaliwanag man, for some reason, parang normal sa akin. Mm-mm. Diba? Normal sa akin na umibig at pag hindi ka na kamahal-mahal, ay makikipaghiwalay ka na kung hindi ka na masaya. Ikaw ang humiwalay? Actually, ako lahat ang humiwalay. Ah, ikaw lahat ang humiwalay. Uy, pero na-inlove ka. Ay, hindi naman ako magkakaanak kung hindi ko minahal yung mga yon. Naku, marami diyang nagkakaanak ng hindi nag... Marami diyang nagkakaanak ng hindi nagmahal, ha? Oo, may ganon. Pero syempre, iba ako. Okay. At galante ako sa anak. Oo, di ba? Lahat yun minahal ko. Kaya naman, lumaki yung mga anak ko na mahal nila yung mga ama nila. Hindi mo hinihiwalay yung anak. Maraming babae ang ganon. Pag hindi na nila kasundo yung father ng kanilang anak, edi hinihiwalay at inilalayo, hindi pinapahiram. Hindi ko ginawa yun. Ano ang style mo? Hindi ko ginawa yun kasi hindi naman kasalanan ng mga anak ko ang naging pagkakamali ng namin na bilang mga magulang. So, kung hiwalay na nga at parang may kulang, isang parent na lang ang natitira, bakit mo pa ipagdadamot? Diba? Kung yun na lang ang tangi mong pwedeng gawin sa anak mo na magmukhang buo kayo, huwag niyong ipagdamot. Huwag mo ipagdamot ang anak ko. Tinago ko lahat, tinanggap ko lahat, isinantabi ko lahat ng galit ko sa mga ama dati, ha? Every time may hiwalay ka, galit ka. So ang tendency, hiramin ng bata, ayaw mo kasi galit ka. So para sa akin, makasarili yun. Dapat hindi mo ipinagdadamot ang anak mo dahil karapatan niyang mamuhay na nandyan pa rin ang ama niya or ang nanay niya. Correct, no? Yes. Hindi ka natatakot na baka may ibang girl, tapos iba yung makahahawak ng anak mo? Oo. Hindi ako natatakot dahil naniniwala naman ako na galing sa sinapupunan ko. Oo. At sinigurado kong mahal ako ng mga anak ko. In fact, kahit nag-artista ako sa kabataan, nanganak ako kasi ng buong 20s ko lang eh. 20s ka pa lang well, nun? Well, Carmela was 30. She's the bunso now. Mm-hmm. So, kumbaga, ang bongga. Hindi ko talaga na-enjoy yung 20s ko. Pero ngayon, pag looking back, ako lang po ito ha. Mm-hmm. Parang na-enjoy ko ngayon ang buhay ko ng 30s hanggang mag-40s. Tapos yung mga anak ko, parang barkada ko. Correct! Tapos di ako tumanda dahil nasakyan ko lahat ng music nila, kung paano yung pananamit. Oo. Yung bawat genre, nakalakihan ko din. Oo. And then, in my 30s and 40s, nagmamature ako as a mother. Right. So, parang hindi makalimutan ng, si Daniel ba ang panganay? Si Daniel ang panganay, okay. So, hindi ko makalimutan yung part na meron kang video eh, na nakikita ko na umiiyak ka noon, yes. Daladala mo si baby. Oo, si Daniel. Ano ba yung eksena na yun? Ang anak ni Carla Estrada si Daniel John Hall. Kasama na kanya kasama pinsan si Antonio Aquitana. Hindi kasi nakita ng tao na nagbuntis ako. Hindi kasi ako yung klase or tipo ng artista na pag may problema, nasa harap agad at nalalaman ng buong mundo.
ng buong Pilipinas. Oo. So, pag meron, well, ang pagbubuntis ko ay hindi ko naman naging problema. It was my choice na manahimik para tahimik ang mundo ko habang nagbubuntis ako. Hindi ako nasa-stress, wala akong naririnig. Kaya nanganak akong maganda. Diba? So, matiwasay yung panganganak ko. So, hanggang si Daniel was siguro at the time, 7 months na yata si Daniel. Oo. Kailan kayo naghiwalay ng tatay? Hindi ko na maalala. I was pregnant nung, pregnant pa lang. Nung umalis na ako sa poder ni Rommel. I see. Kasi medyo iba na yung mundo nila. Ayokong masama sa mundo na yon. Pero syempre, noon naman yun. Diba? And nakulong din kasi siya. Sumunod siya kay Robin. O kaya, ako'y nanganak na mag-isa. Kay Daniel. At kasama si Do sa delivery room. Totoo? Siya yung kasama ko. So, sabi ng doktora ko, is he the father? Sabi ni Do, yaka, doka. Ay! Ganon. So, nakakatawa pa rin, di ba? Correct. So, in all that, nakakahanap ka pa rin ng humor. Kahit paano. Grabe talaga. I guess when you're in your 20s, hindi mo rin masyadong iniinda o masyadong dahil ang lakas mo pa at alam mong bata ka pa. Oh. Naisip ko nga, 9 months lang naman to. By that time, 21 lang ako. Back. O mga nganak lang ang nabongka. Ganun ka mag-isip. Kasi actually excited na excited ako makita si Daniel. Dahil syempre, alam ka, guwapo siguro nito. Makibata ako dahil nag-alaga rin ako ng mga kapatid. I see. So mahilig talaga din ako sa bata. So talaga hindi mo ininda yung papano yan, single mama ko, walang tatay ito. Well, hindi mo naisip yun. Hindi ako madrama eh. Hindi ako dramatista. Natatakot akong malungkot kasi may nakaasa sa akin. Oo, baka hindi, diba? Correct. At siguro ganun akong pinanganak. Oo nga. Pero nakatulong, din ako. Nakatulong. Sobrang tapang kong tao. Oo. Pero hindi ako, syempre hindi man tayo baliw na nagagalit ng walang dahilan. Yes. Oo, and pakialamera din ako. Yes. Oo, pagka may na, siguro pag may naagrabyado, nakikialam ako. Lalo na nung kabataan ko, naku, grabe ang tapang ko. Dahil syempre, waray-waray ka, lumaki oo, ka nga, sa no, kalye. Waray-waray ka nga pala. Oo, ang hiling mo magtanggol ng mga kaibigan, ganyan. Correct. Ang ano. So, kasi it didn't stop with Daniel. I mean, hiniwalayan mo din yung tatay nitong sumunod. Yes, ay yung sumunod. Kaya maganda rin ang naikukwento natin ito dahil itong mga panahon na to, early 20s to, very, very young. Yes. Kaya dapat ang kabataan talagang huwag maging mapupusok, mm-hmm. Diba? Unless ready ka na bumuo ng pamilya or bumuhay ng anak. Right. Katulad ko. Mm-mm. Diba? Mm-mm. Dahil ang mga pagkakamali ko ay hinarap ko. Hindi ako nagpabaya, diba? Mm-mm. And naging responsable, naging matatagumpay ang mga anak. Oo, at saka ginapang ko yung mga anak ko. Yes. Hindi ko pinamigay, hindi ko pinabayaan. Bakit ka naiiyak? Sige na, bakit? Nakikita ko na yan. Ano, bakit? Naalala mo ano? Ano yung part na yon na parang... Yung pagiging nanay. Ano to, actually, ate, luha ito ng talagang hindi ako makapaniwala na... Naigapang mo. Naigapang, napagtagumpayan, at yung mga anak ko lumaking maayos. Hindi sila perfect, pero malayo sila sa masasamang ugaling mga anak. Sobrang napaproud lang siguro ako sa sarili ko. You should be. Buhatin ko na nga ito. Oh, buhatin mo, mabigat yan, ha? Pero tutulungan kita. Alam ang patisyo sa barangay. I'm laging ganito pagka ang pinag-uusapan ay yung mga anak at yung dinaanan ng pagiging nanay, no? Yung imagine kung ilang kaming ganitong nanay talaga na. Kaya talagang saludo ako sa mga nanay talaga na nakakapagtaguyod ng mga anak. Mm-hmm. Talagang isa. Hindi mo kailangan bitbitin. Naniniwala ako na ang nanay ay hindi lang dahil ikaw yung nagbitbit or... Diba? Pwede ka maging nanay kung kapatid ka. Diba? Pwede ka, kaya nga sinabi, o ako nang tumayong magulang. Pwede ka talaga maging magulang. Correct. Pag marunong ka talagang magmahal. Correct. So, ang lahat ng ito ay nasa nakalipas. Pero ngayon, eto na.
andyan na nga si Daniel Padilla. Uh-huh. Next. At itong si Daniel Padilla, masasabi mo ba na talagang siya yung nagdala ng talagang ano, swerte sa'yo? Anong feeling mo? Oo naman, kasi... Ang daming nanay na naiingit, ha? Na, wow, sana ako rin magkaroon ako ng Daniel. Daniel, oo. Oo naman, si Daniel talaga ang una kong blessing. Si Daniel talaga ang una kong naging katuwang. At si Daniel talaga ang talagang bumuhat sa akin. Kasama kong bumuhat sa buong pamilya. Sa buong barangay, actually, na tinutulungan namin. Oo, bakit ang bait niya? Totoo ba yon? Ang bait niya? Sobrang bait, hindi dahil sa anak ko. Pero marami namang magpapatunay na kahit hindi nga niya kakilala. Yung mga taong nakakasalamuha lang niya, kahit first time. Eh kasi pinuno ko ng pangaral eh. But I always tell him, anak, hindi bawal magkamali ah. Pwede ka rin magalit, diba? Pwede kang maglabas ng ano, hanggat kung saan ka makaka-function ng maayos. Okay. Isa-isahin na natin yung anak mo. Of course, the superstar, Daniel Padilla. Oh. Tapos? Jose Carlito. Si okay. Carlito. Anong ginagawa ni Carlito ngayon? Si Carlito, well, si Carlito matagal nang graduate, 2017. But he's into music. Meron siyang Jose Carlito band. Carlito writes, he sings, he's the vocalist. Siya yung singer nun, and then... Okay, tamo, epekto mo na naman sa kanya yun. Oo, but the father kasi is from Orient Pearl na band. Yung kumanta ng... Mga pagsubok lamang yan, huwag mong tigil ang laban. That's the father, so Orient Pearl. Kaya meron din influence talaga. Oo nga. Si Carlito writes and then nagko-compose. So, musikero talaga musiko siya. Musiko talaga siya. Oo, okay. Siya talaga. And then si Maggie naman... Ay, kilala ko si Maggie, si classmate Maggie. Ng pamangkin ko. So, bata pa si Maggie, nakikita mo na. Yes. Diba? Nagpupunta sa bahay ng pamangkin mo. And Maggie's in Melbourne University after graduating in BSM. Nasa Melbourne University na siya, graduating next year. Oh, wow! May boyfriend na? May boyfriend, pero yun lang yun. Feeling mo? Oo. Isa lang. Oo. Hindi masyadong... di masyadong nakakarami kasi mula sa kuyang dalawa, 'di ba? Stricto na. Ah, strict yung mga kuya niya sa kanya. Sobra. Talaga? Uh-oh. Okay. Napapangaralan ba si girl na hindi siya dapat muna mag-asawa na masyadong maaga? Oo. Oo. Maayos sila, ate. Oo. Sila mismo tsaka iba yung kabataan ngayon eh. Masyadong marami silang gustong gawin. Career oriented sila. Mama, I said, okay anak, pero huwag masyadong matanda. Mahirap maghabol ng 40 ka na. Nahabol mo pa rin yung mga babies totoo mo. Totoo yan! Ako na ang magpapatotoo! Anzakit sa balakang. Anzakit sa balakang, kaya surrogacy ako, dai. Correct. So, pero anong klase kang nanay? Alam ko mapangaral ka, pero alam ko malambing ka rin mangaral. Sobra. Hindi ka nagagalit sa kanila, ganun? Nagagalit din ako. Disciplinarian ako. Makulit ako, mapagpaalala ako palagi para syempre ang mundo ngayon ang dami ng 'di ba? Ang lit lang nung span of attention nila. Baka kung ano 'yung sinabi ko nakakalimutan. Pagbukas mo lang ng phone, nakalimutan mo na 'yung sinabi mo kanina. Correct. So, mapagpaalala akong nanay, mapagpaalala ako kahit kay Daniel. Mm-hmm. I think hindi naman mababago unless baguhin nila 'yung nanay ni Daniel at ni Carlito, ni Maggie at ni Carmela. Mm-hmm. So si Carmela ay 16 naman, so diretso pa rin sa pag-aaral but maayos naman. Oo. Rock and roll lang 'yung mga anak. Wow, and a single mom. Uh-uh. Ibang klase ka rin. Hay nako, sabi ko nga saludo talaga ako sa mga guro, sa mga teachers dahil imagine, ako nga apat, minsan nagkakatuyuan ng dugo sa bahay. Pagkakasama. Diba? Ano nangyayari? Diba? Kanya-kanya, lalo na pag may kanya-kanya ng opinion. Okay lang yung medyo bata ngayon na sasabihan mo. Pero pagka nagsabi na ng, Ma, I think you're wrong. Hindi ba dapat, pag may gumanon na, magbabago na yung pananaw mo dahil... Okay. Nakikinig ka naman. Eh, kailangan mo makinig. Oo. Kasi kung hindi kayo magkakaintindihan. And na-realize ko, mas marami pala akong hindi pa alam. Mm-hmm.
kailangan i-welcome yung mga nakikita din nila sa iba. At mayroon kayong diskusyon. Para mayroon kayong pagkakaintindihan kung bakit naging ganyan, bakit naging ganon. Ngayon, mas bukas na yung tenga ko na makinig. Kasi I can say na medyo makaluma akong nanay. Ako yung nanay na eh, sa pananalita dati, pa lang eh. Oo. Oo, ganun ka na magsalita. Makaluma talaga. Oo. Dati ganun. Pero nakapag-adjust na ako nung syempre sasabi ni Danielle, "Oh, ma, hindi na ganun yun. Kailangan mo ding intindihin na dapat ang sinasabi mong alas 10, kailangan maging 12 na ma. Kasi nag-umpisa pa lang lahat ng alas 10. Ah. Mga ganyan. Alam mo, hindi ko rin maintindihan yun, pero sige na nga. Talaga ba? Ngayon ko pala magbibihis, patulog na ako. Diba? Diba? So sabi ko, kunwari, sa bahay, pwede naman tayong mag-party, pero ba't hindi natin umpisa ng 6? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hindi pa ba kayo sawa sa 6 na oras sa tawanan at hagik-hika na kwentuhan? Oo. Kasi hindi ko talaga po pwedeng hanggang alas 2 kayo o lalagpas ka man lang ng alas 2. Why, ma? Why? There are people na may trabaho ng maaga bukas. Ang mga Little Mermaids natin ay maagang bumabangon, di ba? Siyempre, kailangan may konsiderasyon kayo, anak. Kung dito sa bahay, pwede niyong gawin kung nasa ibang, nasa farm, alam niyo yung wala. So, lahat naman na-adjust talaga. Na pag-uusapan. Oo. Malinaw, hindi bawal magsaya. Pero ang disiplina natin sa oras ay kailangan masunod. Ayun. Kung nasa bahay ka, may mga kapitbahay ka, hintayin mo pa bang katukin ka ng kapitbahay? Correct. Diba? Correct. Oo. Eh, kung hindi maganda yung, diba, yung gising ko. Oh, patay diba, tayo dyan. Okay. Depende. Mm-mm. So, sabi ko, iwas na lang tayo sa makakaistorbo tayo. Naniniwala ka pa sa kasal? Gusto mo pa rin ikasal? Oh, dahil hindi naman pa ako na ikakasal. Siyempre, nandun pa rin ako sa thought na ganun. I guess, karamihan naman sa mga babae ay pangarap talagang makapagsuot ng traje de boda ng pangkasal. Wow! Kailan yun? Yan lang ang hindi ko pa masasabi kung kailan. But syempre naman malalaman naman ng lahat yan. Okay. Hindi naman yan pa-surprise. Hindi naman ako teenager. Okay. Na may pa-surprise-surprise pa. Ayan din ba ang balak ng jowa mo? Baka naman ikaw lang may alam yan. Sa ngayon, nalaman lang niya kahapon na may plano ako. Ngayon, alam na niya. Ngayon, alam na siya. Okay. Hindi, alam naman niya, syempre, no, hello. Wow. Juicy pa ba siya? Wow. Oh, juicy pa ba siya? Wag na, ha? Excuse me, ha? Okay, so, wow, a wedding is coming. Mm-hmm. At dapat maimbitahan tayo. Akong magko-cover niyan, ha? Okay. Ako, sa panlalaki ba naman ng mata mo, ayaw ba? Oo, at saka wag masyadong malayo, ha? Parang ayaw mo mag-imbita. Ito naman, ate, kaya ikaw na lang kaya magplano. Oo nga. Dapat dyan lang sa tabi-tabi para mapuntahan ng lahat. Yes. Grabe, malapit alam mo. Malapit. Sa malamig naman na lugar para hindi naman tayo lapot, para fresh. Right, right. At saka pampatipid yun, para konti lang pumunta. Mas malayo mo dalhin. Okay. Eh, pero bago ko makalimutan, sandali lang, ikakasal na ba si Daniel at si Catherine? Siyempre, pangarap natin lahat yan na talagang maikasal sila. Pero sila naman ang makakapagsabi kung kailan na nila gusto. Right. De pag kami nagdesisyon, baka hindi maganda. Oo. Sila, sa kanila yon, on their face. Right. Face or pace? Pace. Sige. Ikaw pwede rin face. I-text na lang nila sa 2366. Naka-impok nga sa bangko ang Ingles eh. Teka muna. So, they're in their 30s? Mm-mm. Ah, alam na nilang 20s lang ate. Daniel's only 27. That's so young. Oo. Catherine is 26. But, Bata pa. Bakit ko pa ba tinatanong yan? Baka magka-ideya pa yung dalawang yan. XXXXX. Masyado pa kayong bata. Marami pang pwedeng gawin, puntahan. Marami pa sila actually hindi pa nagagawa. Oh, kita kaya mo na. Sayang. Yes. Sa larangan ng pag-aartista, sa negosyong meron silang hawak ngayon, diba? But in all things, ito ang parati ko sinasabi sa mga kabataan.
Magsilbi muna kayo sa mga magulang nyo, hoy! Huwag muna kayong mag-aasawa at magsasarili. Give back to the parents. At saka muna pa lang kayo pwedeng magsarili. Naniniwala ako na yan ang number one tip to success. Right? Right. Maningil ka na, Day. Maningil? Ah, matagal na akong nabibigyan ni Daniela. Matalino. Matalino itong babaeng ito. My gosh. Catch the Corina Interviews episodes here on my YouTube channel, but with footage and parts of the interviews you won't see in the TV version. So we call it Corina Interviews Extra. Don't miss it after every episode.